sa loob ng isang araw at isang gabi. Ako'y susuo sa karagatan, makikiangkas sa alon, at mamumuhay kasama ang mga taong dumarayo sa malalayong lugar para mahanap lamang ang yaman ng karagatan. Tanging ang liwanag lang ng buwan at ang kumikislap-kislap na ilaw ng bangka ni Tatay Noly ang siyang magiging tanglaw namin sa mahabang biyahe sa dagat. Pasado alas 11 na at nakatakda na tayong umalis papunta ng Batangas. Actually, nakabahan ako eh. Kahit na lumalangoy ako, pero hindi mawala yung takot ba na kung ano mangyayari sa dagat. Dahil 18 hours daw eh, 18 hours yung biyahe mula rito sa Quezon papunta sa Batangas. Bagamat mahigit 20 taon nang naglalayag si Tatay Noly, hindi pa rin maalis ang aking kaba dahil tila walang katiyakan ang aming haharapin sa gitna ng malawak na karagatan. Lahat kami, umaasa na lang na magiging ligtas ang aming biyahe. Ngayon ko lang naranasan na matulog sa bangka. Kahit masakit sa katawan, naging mahimbing din ang aking sandaling pagtulog dahil tila hinihele ako ng mga alon ng dagat. Pero kung itinuturing ko na itong espesyal na araw, mas espesyal pa pala ito para kay Tatay Noly. Ngayon pala ang kanyang ika-64 na kaarawan. Pero si Tatay, tila di alintana ang kahalagahan ng araw na ito para sa kanya. Ni wala pa nga siyang tulog. Tay! Oh. Happy birthday! Oh, bati kayo! Birthday ni Tatay Noly! Wala lang tayong handa. Happy birthday! Tay, madalas ba pagkaarawan nyo dito sa dagat nyo sineselebrate? Ah, ngayon lang ito nangyari. Ano? Walang saga? Walang nilaga? Wala. Walang isda? Wala. Bakas sa kinakalawang na manibela, punit na trapal at mga pinagtagpi-tagping kahoy na may kalumaan na ang bangkang pinagkukunan niya ng buhay. Pero parang kahit na gaano ka lalakas yung alon eh, kayang-kaya naman itong bangkang to, no? Kaya-kaya. Gano'n na po ba katagal itong bangka? Mga 10 taon ito. Na bili nyo to, hindi pa po ito nasisira o tumataog? Ah, wala. Hindi tumataog ito. Dahil luma na ang bangka, hindi maiwasang minsay pumapalya na. Nasiraan ko ba? Tumigil. Ha? Tumigil. No, siraan ko. Tumigil? So, babalikan natin. Sa isang iglap, wala na si Tatay Noly sa aming bangka at tumawid na sa kabilang bangkang nasira. Tatay, no, kahit na sa edad niyang yan, napakaliksi, napakabilis nung pagkarating namin dito sa tabi ng isang bangka. Agad siyang lumipat doon para siya mismo ang asikaso doon sa pag-aayos ng sira o kung ano mang kulang na tubig doon sa radiator ng kabilang bangka. Pinagdugtong na ng lubid ang apat na bangka ni Tatay Noly at sa anak nitong si Kuya Danny. Para mahila ang bangkang nasira at mapabilis na rin ang paglalayag. Salamat na bilang!